Bakit naman ako magsasorry sa mga kumag na yun? Nandito siya para magsorry sa atin. Ba't ako magsasorry? Ano kasalanan ko? Oo nga, bakit ka nga ba magsasorry? Hindi naman bagay sa'yo si Shancai. Walang boobs, walang balakang, ugaling kali ay mahirap intindihin. Nakakahiyang kasama, pero ikaw ang may gusto sa kanya. Ano magagawa namin? Sabi na isara mo yung bibig mo! Bakit mo sinigawan ang F4? Hindi mo ba alam napakabasugulero ng mga yon? Lalo na si Daoming Si. Para siyang halimo, sasama na ugali. Alam mo kung nakita ka niya kanina? Baka ipatanggal ka nun sa trabaho. Huwag mo sabihin hindi ka nagalit. Sabi nila kanina, wala kang boobs, wala pwede kang balakang. Pwede ba huwag mo na ulitin? Lalo lang ako naiinis. Pero buti na lang, naigenti mo ako sa kanila. Medyo gumana ang pakiramdam ko. Pero delikado yung ginawa mo. Huwag mong babanggayin ang effort kundi patay ka. Alam ko. Pero may isang bagay akong natutunan ngayon. Ano yun? Baka gusto mong sabihin. Sabi na kaibigan ko, sa isang relasyon dapat maging tapat sa isa't isa. Kung hindi, walang tunay na kalayaan. At walang pagkakasunduan. Kapag hindi mo raw nailabas kung ano ang nararamdaman mo, hindi mo makakamit ng katapatan at kalayaan. Ang lalim naman nun. Para ka namang matanda kung magsalita. Bakit bigla mo naisip na sabihin yon? Oo nga. Bakit ko ba nasabi yon? Teka, gabi na. Uwi na tayo. O sige. May mga kaibigan akong photographer sa isang sikat na magazine tungkol sa love relationship. Kailangan nila ng model. Interesado ka ba? Pupunta ako bukas. Gusto mo bang sumama? Ako? Hanggang ngayon, naiisip ko pa yung nangyari sa akin sa pictorial. Parang ayoko na yata. Kaibigan kong mga yon, huwag kang mag-alala. Isa pa, gusto kitang tulungan. Ano, bukas sama ka. O, sige. Shoshen, sabi mo sa kaibigan mo, huwag kabahan. Relax lang siya. Relax ka lang. Huwag kang kakabahan. Okay, subukan natin, ha? First shot. Ready? Ibang pose naman. Hindi ganyan. Medyo natural naman. O sa Swen, lumapit ka pa. Okay? Relax. Ready? Okay? Go. Sa Swen, magkaibigan naman kayo, hindi ba? Huwag na kayong mahiya sa isa't isa. Yan. Yan. Sa Swen, yakapin mo siya. Miss, hawakan mo yung kamay niya. Yan, ganyan. Okay, ready? One more. Okay, smile. Shoshen? Okay, yakapin mo siya na mas mahigpit. Yan, mas mahigpit. Okay? Okay, ready? Okay. Ano? Nakakapagod ba? Nakakapagod rin. Siguro dahil hindi pa ako masyadong sanay. May isang lalaki sa iyong buhay. At habang malapit ka sa kanya, hindi ka mawawala ng problema. Bakit? Yung matandang babae, magaling siyang manghula. Manghula? Ale, natatandaan niyo ako? Pasensya ka na. Hindi kita natatandaan. Ang lalaking kasama mo, boyfriend mo ba siya? Hindi. Hindi po. Alam mo ba, kamukha mo ang asawa ko. Ha? Yung asawa niyo? Makinig ka. May mahalaga akong sasabihin. Kalimutan mo na ang iyong nakaraan. Huwag mo nang balikan yun. Kung talagang gusto mong lumigaya sa hinaharap, tandaan mo ang sinabi ko. Kalimutan ko ng nakaraan. At huwag ko nang babalikan. Tatandaan ko po yun. Pagpalain ka sana. Salamat po. Teka, sino ba siya?
Sa palagay ko, isa siyang magaling na manghuhula. Bakit hindi siya mukhang manghuhula? Talaga? Pero tama ang sinasabi niya. Ayun siya! Lola, saan ba kayo nanggaling? Kanina pa namin kayo hinahanap. Huhulaan kita. Mamamatay ka na bukas. Mamamatay na ako. Huhulaan din kita. Mananalo ka sa loto. Sana nga manalo ko. Ang ibig sabihin ng manghuhula, kailangan lumayo na ako sa sumpa ng F4. Dali lang. Ako rin, titingnan ko yung bagong issue ng British Vogue. Baka kasi may bago ng purse ang Christian Dior at wala pa rito sa Taiwan. Di ba nakipag-date ka dun sa matandang mayaman na taga Silicon Valley? Forget it, that old man. Sa umpisa, okay naman ang date namin. Pagkatapos... Talaga? Nakakadiri ka naman! Ano nakakadiri ako? Baka siya nakakadiri! Teka, basahin mo ang isang to. Men's secret spots. Ikaw ang nakakadiri! May nagbabasa ba ng ganyan? Sadali lang. Hindi ba ito si... Alin? Shancai? Oo nga! Anong ginagawa niya dyan? Model siya sa magazine, hindi ako makapaniwala! Men's secret spots. Passionate nights. Nakakadiri naman ang babaeng yan. Ang kapal ka pala naman ang mukha ng babaeng ito? Yung pang-aakit na ginawa niya sa F4, sobra na yun. Tapos ngayon, nagmamodel siya sa isang malaswang magazine? Embarrassing para sa hinte. Tapos alam ng lahat na sister trio tayo? Kailangan mapakita natin to sa F4 para mandiri sila kay Shancai. Shancai, bumili ang daddy ko ng yate. Totoo? Xingha ang pangalan. Gusto mo magbakasyon tayo ngayon summer? Tara! Hello? Xiaoshen? Bakit? Oo, alam ko ang lugar na yan. Diyan na lang natin pag-usapan. Sige, pupunta na ako ngayon. Shancai, sino tumawag? Yung nagpasok sa akin sa bago kong trabaho. May sasabihin daw siya. Siguro importante. Xingha, mauna ka na sa classroom. Susunod na lang ako. Ano ba yun? Kaibigan daw sa trabaho? Hoy! Shancai! Kinakausap kita! Susunod na lang daw siya. Tinatanong kita kung nasaan siya! Pupuntahan daw niya yung kaibigan niya. Payatot ka na, bulol ka pa. Shoshun! Napadaan ka. Ipapakita ko itong magazine. Magazine? Bakit ganito? Ano bang klaseng magazine ito? Bakit malaswa ang pamagat? Yung pamagat lang ang malaswa. Pero hindi naman bastos yung nakasulat. Tignan mo yung picture natin. Maganda naman, di ba? Hindi naman mumurahin ang magazine na yan. Huwag ka sanang magalit. Bakit ganun sana sinabi mo? Ayokong mag-post sa ganitong magazine. Ano ba yan? Alam ko magagalit ka kaya pinakita ko agad sa'yo. Isa lang naman yung picture natin. Wala nang makakapansin yan. Anong ginagawa mo rito? Bakit lagi kayong magkasama? Wala kang pakialam. Kami ni Shaoxun. Alam mo ba, partner ko si Shancai. Partner? Shaoxun, ano bang sinasabi mo? Makinig ka. Masaya kaming dalawa pag magkasama kami. Shancai, nababaliw ka na talaga. Nag-post ka na nga sa malaswang magazine. Nakikipaglandian ka pa sa kumag na yan. Wala kang pakialam. Nagsiselos ka? Nagsiselos ka, di ba? Ba't hindi ka makasagot? Nahihiya ka bang aminin sa kanya? Shoshun, pwede ba tumahimik ka na lang, ha? Shancai, dyan ka lang. Binabantayan mo siya. Pag nawala siya sa paningin mo, nagagalit ka. Pag may ginawa siyang ayaw mo, nagwawala ka. Siguro may gusto ko sa kanya. Tama ba? Tumahimik ka! Sumakit ba sa buhay mo? Shancai, ito na ang tamang pagkakataon para tapatin mo siya. Gusto mo ba siya? Nakita mo masyado siyang mayabang at isip bata. Ayokong sagutin ang tanong mo! Bakit ayaw mo sagutin? Tapatin mo na siya para tigilan ka na niya. Kontrolado ka niya. Sinisira niya ang buhay mo. Siya ang nagbibigay sa'yo ng maraming problema. Wala siyang kwenta. Tumahimik ka! Shancai, awating mo! Tumahimik!
Mapasagin ko mukha mo! Tama na! Sinabi na tama na, Daoming Si! Wala akong gusto sa inyo. Daoming Si, sa tuwing magkasama tayo, nahihirapan akong makahinga. Dito sa eskwelahan, lagi na lang ikaw ang nasusunod. Ikaw ang may kontrol. Nagsasakal na ako. Gusto ko namang mabuhay ng tahimik. Ayoko na ng ganito. Palagi na lang magulong sitwasyon. Kapag may gagawin ako, kailangan ko pang ipaalam sa'yo. Wala na akong kalayaan. Nagsasawa na ako. Hindi ko na ito kaya. Gusto ko na lumayo sa anino ng F4. Nakikiusap ako. Pabayaan mo akong mag-isa. Shancai, kaya na. Gusto kita. Gusto kita. Kahit ako, hindi ko rin maintindihan ng aking sarili. Ang mga mata ko, ikaw lang ang nakikita. Nakakainis ka na, Daoming Si. Shancai, alam ko nakakainis ako. Pero gusto kong malaman mo na kapag umalis ka, susundan pa rin kita. Kahit saan lugar. Kahit sa impyerno pa. Kahit pa sa dulo ng mundo. Asahan mong naroon ako. Isang bagay lang gusto kong malaman mo. Sigurado ako, ikaw ang gusto ko. Hindi ako makapaniwala. Gusto talaga ako ni Daoming Si. Shancai, hayaan mo na siya. Tayo na. Lei, hindi mo ba talaga nakita si Asa? Hindi. Mga dalawa o tatlong araw na siguro. Nakapagtataka, hindi siya nagpapakita. Tumawag ako sa bahay niya pero wala siya. Hindi kaya nasa villa siya. Bakit naman kaya niya biglang ginawa yun? Teka, may connection kaya sa litrato ni Shancai sa magazine? Yung lalaking katrabaho ni Shancai, yun bang... si Shaoxun? Yung bang model na kasama niya sa litrato? Ang alam ko, nakabangga na siya ni Asa dati pa. Ipakita kaya natin sa kanya ang title ng article. Sa palagay niyo, magiging okay na siya. Nag-aalala ako para kay Shancai. Parang lethal weapon si Asa. Kahit tayong mga kaibigan niyang kilala na siya, hindi alam anong maaari niyang gawin. Mabuti pa hanapin natin siya. Puntahan natin siya. Sige. Hindi ako makapaniwalang may red card na naman ako. Ang red card na ito, parang nagpapaalam na si Daoming Si sa akin. Daoming Si, hindi ko akalain masasaktan ko ng labis ang damdamin mo. Gusto kita. Kahit ako hindi ko maintindihan ang aking sarili. Hindi. Tumatatak na sa isip ko ang sinabi niya. Kapag naiisip kong itsura ng mga mata ni Daoming Si, pakiramdam ko sa sabog ang puso ko. Wow! Dalawang beses na ang red card ni Shancai. Wala pang nabibigyan ng red card na dalawang beses. Lagot siya sa pagkakataong ito. Matagal na rin tayong hindi nakapaglaro. Nakakainip na. Wala kang kwenta. Kahit na wala akong kwenta, hindi mo na problema yon. Tindihin mo ang sarili mo. Ang mga peking to, tsak may binabalak na namang masama.
Tigilan niyo ako! Hindi ako natatakot sa inyo! Sanchay, bakit? May umahapon sa akin! Sanchay! Sanchay! Bilisan niyo! Bilisan niyo! Bilisan niyo! Doon! Abunta ka na! Talin sa inyo! Ayan, nasa na! Please! Nasa na siya! Nasa na! Ikaw! Kayo! Sige! Dito ka! Bilisan kayo! Bilisan niyo! Bilisan ako! Huwag natin! Ang mga walang magawang yun. Sobra na sila. Excited sila sa red card. Para silang mga siraulo. Ano ba kasing nangyari? Ano bang ginawa mo para magalit si Daoming Si? Binigyan ka na naman niya ng red card. Xinghe, hindi ko naman iniinis si Daoming Si. Baka tungkol sa magazine. Paano mo nalaman yan? Nakikinig ka ba sa amin? Dahil kila Shanwei at Baihe, ngayon may kopya na ang lahat dyan. Sanchai, gusto mo ba si Shaoxian? Ano bang pinagsasabi mo? Nagkakilala kami sa trabaho, kaibigan ko lang siya. Pero bakit ganun? Shhh! Mahuli na lang tayo. Doon ka dumaan sa side door. Ililigaw ko sila. Shina. Magkita na lang tayo sa side door. Sige na. Nakita ko na, Sanchai! Nakita ko na! Nandito! Anong kailangan nyo?